Hello TV fam and welcome sa panibagong vlog. So for today's video nga no, itong pag-uusapan natin itong topic na to is natutukoy to dito sa mga residente or mga nag-migrate or mga estudyante dito sa British Columbia or Vancouver, Canada. Kung isa ka sa mga kababayan natin na naghahanap ng panibagong karera dito sa British Columbia, itong video na to is para sa inyo. Kaya keep on watching. Kung napanood nyo yung huling vlog or yung pinaka-recent na vlog nila Alwin at Emma, itong nakikita nyong thumbnail na to sa screen natin. Yung vlog na yan is diniscuss nila yung mga pagbabago sa IRCC, no, regarding sa pathways, yung mga restrictions, yung mga limitations. Hindi ko na uulitin lahat ng impormasyon na yan. Kung gusto nyo mapanood yung vlog na yan, panoorin nyo yung link na nasa taas ng thumbnail na yan. Ngayon, ang gusto natin pag-usapan is base at related naman din dun sa pinag-uusapan nila. At ito ang career path dito sa British Columbia. Marahil narinig nyo na ang katagang NOC, no? Ang yung NOC stands for National Occupations Classification. Isa itong uri ng sistema dito sa Canada na kung saan nakakategorize yung mga type ng trabaho na available para sa mga residente, citizens, at potential students dito sa Canada. Doon sa vlog nila Alwin at Emma, nabanggit nila yung mga topic tungkol dun sa long-term labor shortages dito sa Canada. At ang pag-uusapan natin ngayon, specifically yung 10 kategorya na nahanap natin, na likom natin sa internet, no, na pwede kong ma-share sa inyo na makakatulong kahit papano sa pagpili nyo ng karera dito sa British Columbia. Una-una, alamin natin ano ba yung mga factors na kinoconsider bakit siya tinawag na long-term labor shortage dito sa BC. Ang mga factors na yan is yung, you know, yung mga old age, no, yung mga nagre-retire na professionals na walang masyadong labor market. So, ibig sabihin, lagi ko itong sinasabi sa vlog ko pag pinag-uusapan natin ang trabaho is dapat pipili tayo ng trabaho na mataas ang demand. So, ito yung mga kinukonsidera ng mga trabaho na mataas ang demand. So, sinasabi nga nila dyan, no, yung mga nag-retiro, kaunti lang yung mga professionals na nandito sa BC for this particular category. Ibig sabihin, walang masyadong nag-aaral or wala masyadong nag-graduate or wala masyadong nabibigyan ng certification na magka-qualify sa kanila para sa trabahong ito. Hindi ibig sabihin na mahirap yung ganitong klaseng trabaho, pero hindi lang ito yung regular na pinipili ng mga locals dito sa British Columbia. Ang una-una natin dito is of course ang healthcare occupations. Ngayon, ililista natin dyan sa screen nyo na makikita nyo ngayon ang mga categories or NOC categories na pwede nyo makonsidera dito sa una nating kategorya, which is yung healthcare occupations nga. So, nandyan yung NOC 3012 or tinatawag natin registered nurses and registered psychiatric nurses. Merong NOC 3111, specialist physicians, NOC 3112, general practitioners and family physicians, NOC 3233, licensed practical nurses, NOC 3414, nurse aides, orderlies, and patient service associates, NOC 3124, or allied primary health practitioners, or tinatawag nilang nurse practitioners. Now, hindi ko sinasabi na ito lang yung kategorya na talagang in demand dito sa British Columbia, pero ito yung mga kakaunti doon sa listahan na nagpo-fall under health occupations. Marami pa yan actually iban. Kapareho nung huling vlog natin na pinapakita ko dyan sa thumbnail na to, na yung link nasa taas, isa dito sa mga in-demand na trabaho is yung radiation therapist. Kung gusto nyo mapanood yung vlog na yan, i-click nyo lang yung link sa taas ng thumbnail nang sa ganun magkaroon kayo ng more information about sa career path na yan. Ang number 2 sa ating listahan is ang skilled trade
and technical occupations. Again, ililista natin yan dyan sa screen nyo nang makita nyo lahat ng mga pwede nyong ma-explore na career dito sa British Columbia. Nandyan ang NOC 7237, welders at saka mga related machine operators, NOC 7312, heavy duty equipment mechanics, nandyan ang NOC 7241, electricians, no? Except mga industrial and power systems. Nandiyan ang NOC 7251s, plumbers or tubero. NOC 7313, refrigeration and air conditioning mechanics. NOC 7271, mga carpenters, mga labor workers. Next natin dyan is yung NOC 7521 or heavy equipment operators. Yan yung number 2 sa listahan natin. Ngayon, kung yung career nyo is nagfo-fall dyan sa kategorya na yan, isa yan sa mga in-demand dito sa British Columbia na pwede nyong either maging pathway para maging permanent resident or pathway na mapili nyo na kung saan alam nyong dito sa high-demand category na to, medyo above average ang makukuha nyong sweldo, hindi lang minimum. Again, ang suggestion ko sa inyo, although sinishare ko itong information na ito sa inyo, is also conduct your own research. Dahil ito, sarili ko lang research to na gusto kong ma-share sa inyo na in the hopes na makatulong kahit papano to jumpstart your career choices dito sa British Columbia. Number 3, ito yung tinatawag na technology occupations. Yung mga NOC categories, is in, again, ilalagay natin dyan sa screen. Ayan ang NOC 2173 or tinatawag na software engineers and design engineers, NOC 2174 computer programmers and interactive media developers, NOC 2175 web designers and developers, NOC 2147 computer engineers with exemptions ng software engineers and designers. Now, again, no, although pinapakita ko itong mga NOC categories na to, hindi ibig sabihin ito lang yung nagpa-fall under this category. Marami pa siya actually iba. At lahat ng information na yan is pwede nyong mahanap sa workbc.ca. Lagi kong ina-advocate ito dahil napakaganda ng tool na to para sa mga tao o kababayan natin na naghahanap ng career na mapipili dito sa British Columbia. So, kung ang trabaho mo sa Pilipinas or kung ang inaaral mo dito sa Canada is related sa mga ganyang kategorya, malaki ang chance mo na mabilis ka makakakuha ng number one trabaho dito sa British Columbia or pwede siyang maging pathway para nang sa ganun is maging permanent resident ka ng British Columbia. Number 4, construction engineering. Ang mga NOC categories na nasa ilalim ng ganyang kategorya ay ang mga NOC 2231 or Civil Engineer Technologist and Technicians, NOC 2131 Civil Engineers, NOC 0711 Construction Managers, NOC 0211 or Engineering Managers. Although nasa top 4 siya ng mga kategorya na talagang hinahanap naman talaga dito sa British Columbia, is hindi natin sinasabing magiging madali. No, kapareho nga ng vlog ni Turns TV, no? Isa siyang civil engineer sa Pilipinas na nanirahan at nag-migrate dito sa Canada. Nahirapan din talaga siya dahil nga ang hinahanap nila dito is yung Canadian experience. Not to mention yung mga added certifications or licenses na hinahanap nila para ma-qualify ka at mabigyan ka ng sahod na nararapat doon sa NOC category na yon. Na kung gusto niyo mapanood yung video na yon, panoorin niyo lang yung video link na nasa taas ng thumbnail na to. Nasa ganun, magkaroon kayo ng idea. No, nandyan sa vlog na yan, senior niya kung paano siya nagsimula dito sa British Columbia dahil civil engineer nga siya no sa Pilipinas. And then paano niya nadala yung kanyang career path na yan dito sa Canada at ano yung mga pinagdaanan niya bago niya maabot yung meron siya ngayon. So yun yung top 4 natin. Ang ating panglima sa listahan is ang transportation and logistics.
Ang mga NOC na nasa ilalim niyan ay ang mga NOC 7511, Transport Truck Drivers. Alam niyo, sa totoo lang, napakataas ng demand for transport truck drivers. Kung titignan niyo yan sa labor market, I think ang hinahanap or nakalista doon is between 13,000 to 15,000 ang projection nila in the next 10 years. Kung halimbawa truck driver ka or isa itong karera na gusto mo ma-explore, malaki ang chance na ma-hire ka at malaki ang demand para sa ganyang klaseng career dito sa British Columbia. Ang next dyan is ang NOC 7333, Transport Truck Mechanic. In demand din yan dito sa British Columbia. NOC 7452, Materials Handlers. So yan ang tatlong NOC category na nahanap ko sa internet, no, na gusto ko i-share sa inyo kung nagko-fall again kayo sa ganyang klaseng category. Isa yan sa mga potential na magiging magandang karera dito sa British Columbia. Pang-anim natin, yan ang Education and Social Services. Ang mga NOC categories na nasa ilalim niyan is ang NOC 4031 or Secondary School Teachers, NOC 4032, Elementary and Kindergarten School Teachers, NOC 4212, Social and Community Service Workers, NOC 4214, Early Childhood Educators and Assistants. So again, kung yung mga trabaho niyo sa Pilipinas is related dyan, no, magandang opportunity ang nag-aantay sa inyo dito sa British Columbia. As long as you put in the work, mag-undergo kayo ng mga required trainings and certifications, mabilis kayo makakakuha ng trabaho dito sa British Columbia kasi nga ngayon, very high demand yung ganyang career dito sa BC. Ang pangpito natin ay ang hospitality and tourism. Ang NOC category na nandyan sa kategorya na yan ay ang NOC 6311, Food Services Supervisors, NOC 6322, Cooks, NOC 6513, Food and Beverage Servers. Now, although in demand siya, no, dahil sa pamimili nyo ng kategorya dito, hindi ibig sabihin is yung sweldo na makukuha mo would be above the minimum wage. Sa pagpili mo ng karera dito sa Canada, make sure mo, dahil nga available naman yung mga informasyon na yan sa workbc.ca, pag naglista kayo ng mga NOC dyan, makikita nyo yung forecast in the next 10 years, gano'n ba kadami yung available jobs, makikita nyo din dyan yung sweldo na i-o-offer para sa ganyang klaseng trabaho. As sa pag-assess, lalo na sa mga immigrants, no, na mga Pilipino or estudyante pa man, pag namimili kayo ng pathway, alam ko isa yan sa dapat na i-considerin mo dahil nga sa cost of living dito sa British Columbia is napakataas. So dapat talagang yung in-earn mong income is magiging sapat sa pangbayad mo sa mga basic needs mo, which is, you know, food, shelter, at saka transportation kung kinakailangan. Na kung gusto nyo mapanood yung vlog natin yan, kung dapat mo ba talagang ituloy yung Canada Dream mo, panoorin nyo yung link sa taas ng thumbnail na nakikita nyo dyan sa screen kung dapat mo ba talagang ituloy yung plano mong pumunta ng Canada. Ang pangwalo natin is ang Agriculture and Natural Resources. Ang mga NOC categories na nasa sa ilalim yan ay ang mga NOC 8431, General Farm Workers, NOC 8252, Agricultural Service Contractors, Farm Supervisors, and Specialized Livestock Workers. NOC 8611, Harvesting Laborers. NOC 8231, Underground Production and Development Miners. NOC 8241, Logging Machinery Operators. NOC 8255, Aquaculture and Marine Harvest Laborers. Now, kung napanood nyo na to sa mga siguro mga vloggers dito sa Canada, narinig nyo na siguro yung pangalan na to, Ferds TV. So, yung channel niya is about doon sa buhay niya dahil nga nagtatrabaho siya as a farm worker. No, kung gusto nyong malaman yung mga experience niya, i-click nyo lang yung link na to
na nakikita nyo sa screen nyo, nang sa ganun magkaroon kayo ng idea ano ba yung nakukuha niyang sweldo, ano yung mga naging experience niya. Again, dito siya base sa British Columbia na hopefully makatulong sa inyo kung nasa linya kayo ng gantong klaseng karera. Malapit na tayong matapos. Last two. Ang pangsyam natin is ang manufacturing and production. Ang mga kategorya na nasa ilalim nito is ang NOC 9536, Industrial Painters, Coaters, and Metal Finishing Process Operators, NOC 9619, Other Laborers in Processing Manufacturing and Utilities, NOC 7231, Machinist and Machining and Tooling Inspectors, NOC 9526, Mechanical Assemblers and Inspectors. Ang pagsampu natin is ang Hospitality and Service. Ang kategory sa nasa ilalim niyan is ang NOC 0631, Restaurant and Food Service Managers, NOC 6313, Accommodation, Travel, Tourism and Related Services Supervisors, NOC 6731, Light Duty Cleaners, NOC 6733, Janitors, Caretakers, Building Superintendents. So, although makikita nyo sa huling kategorya na yan, more on labor intensive siya. No? So, yung mga tinatawag nating mga floor managers, yung mga floor managers tayo dito sa British Columbia, magugulat ka kasi hindi siya kapareho sa Pilipinas, no, na they underpaid, no. Dito, pag sinabi mo cleaners, maganda din ang opportunity na kumita. Lalo na kung magtatrabaho ka sa public sector. Maganda ang pinipisyo, maganda din ang pasweldo nila, at makikita nyo ng lahat ng yan dahil nga sa public sector, ang impormasyon na yan is lahat available. Pwede nyo siyang ma-search sa website kung magkano ba yung ino-offer na pasweldo dyan. Or again, pwede kayong bumalik sa workbc.ca, hanapin nyo yung NOC na yan at makikita nyo yung mga available jobs in the next 10 years at katabi niyan is kung ano yung mga pasahod para sa ganyang klaseng trabaho. Sa totoo lang, apart nun sa mga nabanggit natin, madami pa talagang categories na pwede nyong ma-explore at available sa inyo. Basta as long as aaralin nyo talaga kung itong field of work na to is nababagay ba sa inyo at meron kayong previous or prior experience sa mga field of work na to. Again, walang guarantee naman sa lahat ng bagay. However, alam naman natin sa tayong mga Pilipino, very resilient tayo. Marunong tayong mag-adapt at talagang magpupursige tayo kung meron talaga tayong gustong ma-achieve or ma-attain sa buhay natin. So, there you have it. Yan ang mag-share ko sa inyo na top 10 categories na pwede nyong pagpilian dito sa British Columbia dahil ito yung mga kinukonsiderang high-end demand or mga categories na tinatawag nilang long-term shortage dito sa BC. Dahil number one, hindi makakope up yung demand sa mga gantong klaseng trabaho doon sa mga either na certify or mga citizens, permanent residents, or even mga estudyante na pumunta dito sa ganong klaseng field of work dahil it's either hindi sila interested, kahit na high demand siya, wala lang talagang gustong mag-choose ng gantong klaseng profession dito sa Canada. Yan ang masasabi nating sampo sa mga potential na karera na pwede nyong mapili dito sa British Columbia na nagpo-fall under sa long-term shortage dito sa BC. Hopefully, nakatulong tong vlog na ito sa inyo at nakakuha kayo ng impormasyon kahit papano. Please, paki-like yung video at paki-share yung video natin nang sa ganun marami pang iba na makapanood ng vlog natin. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, para lagi kayong updated sa mga newest upload natin. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.